Okay, magandang araw mga boss. Sa video natin ngayon, share natin dito kung paano yung pag-arrange ng transmission ng Honda TMX155. Okay, ngayon dito, kinalas ko yung ito, hindi ko na kinalas yung meron pa yan dito seat ring, yung ganitong klase. Yan, yung ganitong klase. Hindi ko na kinalas para mabilis lang tayo. Ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung pagkakaiba sa dalawa na to. So, ito yung mga washer niya. I-share natin dito yung ano yung mga pagkakakilanlan para saan yung washer na yan. So dito muna tayo sa main shop. So ito yung main shop. Ito naman yung counter shop. Yan. So yung counter shop, yan yung dito nakakabit yung sprocket. Yan yung counter shop. Ito naman yung main shop. So kung halimbawang nagkahalo-halo na yung mga gear. Halimbawa ito tinanggal na. Yan, hindi ko lang kasi tinanggal. Halimbawa na lang tinanggal na. Dalawa lang naman yung gear na ganito itsura niya. Kasi ito, pwede yan pumasok dito. Ito naman, pwede rin yan pumasok dito siya. Counter shop. So, ang palatanda lang sa dalawa, para silang mayroong apat. Ayan. Tapos para din silang umiikot din sila dyan. Ngayon, ang palatanda lang sa dalawa, itong nasa main shop, maliit. Ayan, maliit siya. Ito namang nasa counter shop, yung sa side ng sprocket, malaki siya. Ayan. So yung malaki, dito siya sa counter shop. May ano yung laman doon? So ang laman lang doon, isang ganito, yung spline washer. Ayan, isang spline washer, yun nandun sa pinakailalim, bago itong seat ring niya na 20mm. So yun lang din ang laman doon. Yun lang nandun na parts ngayon na pyesa. Ganun din dito. Ayan. Yung nasa ilalim, kung tatanggalin mo yung ganito, yung seat ring, meron siyang spline washer nandoon. So ganyan na ngayon yung forma. So yung dalawa na yun, yan ang magkahawig. So ito na yung ating counter shop, ito naman yung main shop. Ngayon meron pa ditong dalawang magkahawig na gear. Ayan, ang pag magkahawig sila sa itsura, kaya lang itong isa, tatlo lang yung ganito at saka mas malaki siya. Kumpara mo dito, mas maliit. Dito mayroong apat. Sa ilalim, mayroong tig apat din. Ayan. So, ang pagkakaiba nila, ito, tatlo lang. Saka mas malaki. Kasi ito, pwede mo ito ilagay dito. Magkakasya yan, o. Oh. Diba? Kakasya yan. Ganoon din naman itong kabila. Kasya din dito. Ayan. So, alin dito ang para sa counter shop? So, ang para sa counter shop, itong sa side ng kabit ng sprocket, itong mas malaki. So, ngayon, bukod-bukod natin yung para dito na gear at saka para dito sa counter shop. So ito na yung counter shop. Ito na may itong gear dito yan. Yan. Tapos ito, wala naman siyang kapareho dito. Nag-iisa lang naman siyang ganyan itsura niya. Na flat dito. Tapos dito medyo malalim, nag-iisa lang siya na ganyan. So dito yan sa side ng counter shop. Tapos itong pinakamalaki, dito rin yan sa side ng counter shop. Tapos ito, wala din siyang kahawig dito. Nag-iisa lang din siya na ganyan itsura. Kasi ito maliit naman 'to eh. Yan o. So maliit. So itong dalawa na to, yan, dito din yan. So ngayon alam na natin na ito, itong mga gear ay para dito. So ito, dito naman yan. So titignan yung itsura, ganyan. Yan, dito yan sa main shop. Tapos ito, yung sa idle. Dito yan, dito naman yan sa counter shop. Ngayon dito naman tayo sa washer. So ito yung naiwang mga washer ngayon. So ito, nag-iisa, pinakamalapad. Pinakamalapad, dito yan sa side ng counter shop. Tapos merong dalawang bushing collar na pagtingnan mo, mukha silang magkasing laki. Ayan o. Pero magkaiba talaga ng sukat yan. Mamaya malalaman natin yung tamang pagkakabit yan kasi magkaiba talaga ng sukat yan. Pag sinukat mo na ganun, medyo maliit yung isa. Pero pag tingnan mo lang, para silang magkaparehas ng laki. So ito, itong dalawa, dito yan sa counter shop ilalagay. So ayan ha, okay na yung dalawa. Ngayon meron ditong dalawang washer na magkapareho. Ayan, magkapareho, magkasing nipis, magkasing laki yung butas. So pares na parehas. So dito din yan sa counter shop, dito sa side na to. Tapos ito, meron siyang katulad ng kapal. Ito yun, magkasing tulad sila ng kapal, pero mas maliit nga lang tong isa. So itong malaki, dito rin siya sa counter shop. So itong maliit dito.
Yan. Tapos itong seat ring, tatlo yan, bali. Ito yung isa. Yung isa nandito, yung isa nandoon. So, tatlo yan kung kakalasin mo lahat ito. So, itong nag-iisa lang na naiwan, dito naman yan sa side. Tapos, itong spline washer, tatlo din yan. Isa yung nandoon, isa yung nandito, tsaka ito. So, itong naiwan na isa, para yan dito. Yan. Tapos, so, ito naman. No, nag-iisa lang naman siya ng ganyan ang design niya na washer. Nag-iisa lang siya, wala siyang kahawig. So, ito, dito siya. Yan. Tapos, ito. Yan. Ito, meron siyang kasing laki. Ito, oh. Magkasing laki sila, oh. Kaya lang, manipis ito. Ito, mas makapal. So, itong mas manipis. Dito yan. Yan. Ito namang mas makapal. Dito yan. So, ngayon, bubuhay na natin. So, una natin i-bubuhay itong side ng counter ng main shop. So, yan yung itsura niya. Yan. So, ilagay muna natin yung banda dito sa side na to. So, ito yung itsura niya. So, ito lang po ilalagay natin yan. Una, ilagay natin itong washer na manipis. Ito. Ito yung pinakamanipis. Pinakamanipis yan. Meron yan kahawig, sabi ko kanina. Ito yung kahawig na, no. Yan. Ito, mas makapal ito. O, yan. Ito, mas makapal. Ito, mas manipis. Magkasintulad yan, ha. Yan. Ito, mas manipis. Yan yung ilalagay natin dito. Tapos, susunod natin ito. So, ang lagay, pag ganun, dito yung gear, pag ganyan. Yan. Tapos, yun lang laman sa side na yan sa dulo. So, ibalitan nilang natin. Ngayon, ilagay natin ito. So, ang tamang lagay, ganito. Hindi pwedeng baliktad. So, dapat, itong part na to, yan, yung part na yan na parang may liig. Yan ang banda dyan. Yan, malapit siya dito. Yan, tapos, lagay na natin yung seat ring nya. Yan. So, ayan. Nilagay na natin siya dyan sa, mayroon niyang gatla dyan. Yan, nilagay na natin. So, sunod natin ilagay ay ito. Meron yan, spline washer. Bali, ito yun. Meron siyang tatlong parang paa. Meron spline washer yan. So, yan yung itsura. Atin na yung itsura. Yan. Lagay na natin dito. Tsaka na ito natin ilagay. Yan. Kasi pag angat niyan, tatagpo yan. O. Tapos, isunod natin ito. So, ito. Meron itong kahawig kanina, sabi ko. Yung kasing kapal niya. Ito. Kaya lang, magkasing kapal sila. Pero, ito malaki, ito maliit. So, itong maliit, dito siya. Color din yan. Yan. At saka itong washer. So, ito namang washer. Nag-isa lang siya ng ganyang kalaki. Wala siyang kahawig. So, dito siya. So, okay na yung ating main shop. Okay, ngayon, ito naman ang bubuhay natin na itong counter shop. So, dito meron yan, share clip. Ayan, oh. Meron share clip dito. Ang ilalagay natin dito ay ito. Yung may ito, makinis yung makinis dito. Dito may uka. Wala naman siyang kaparehas dito. Iba naman yan. So, ito yung ilalagay natin. Ayan. Tapos, meron yan, ito. Dito. Bago ito. Yan. So, okay na tayo dyan sa bandang ilalim. Ngayon, dito naman tayo sa side na to. So, ang ilalagay natin ay ito. So, ang tamang lagay, ito. Paganyan. Yan. Yung tatlo yung yan, tatlo na yan. Yan ang nakataas. Okay. Tapos, mayroon yan itong washer na dalawa, magkatulad lang yan. So, paras lang yan, manipis lang yan. So, dito yan. Tapos, meron yan, collar. So, yung collar, sabi ko kanina, magkaiba yan. So, ito yung susunod natin ipapasok. Ang collar nito, yan. So, itong isa, hindi yan pumapasok dito. Yan, hindi siya kasya. So, itong isa, yan lang ang kasya dito. Yan. Tsaka natin ilalagay dito. Yan. Tapos yung washer.
tapos color ulit. And then ito, so ito pag nilagay nyo dapat may konting siwang yan, hindi siya sumasayad pag binaligtad mo, para may kaunting sayad yan. Yan o. So ang tamang lagay ganun, may konting siwang. And then ito, so okay na po yan. So ganun lang po ang pag-arrange ng transmission ng Honda TMX 155.